mga pamangkins! Ako ang inyong Tito Masaw and welcome! Hello mga pamangkin, ako sana'y magluluto at gagawa ng vlog, gagawa sana akong palabok, iyak ko dito wala ng gana. Putang inabit, nabasag ko ang hub. What the f***? Nabasag ko yung induction hub. Hindi man itong malaki creeper rin, i-re-reper rin ito eh. Kaproblema patuloy ako. Ay! Kita nyo ba? Mga bobo! Gitak na gitak. Basag ang sulok. Ang problema ay ako'y kakagalit na nga yung asawa. Di kahit ako'y medyo walang gana eh. At nabasag ko nga ang hub. Nabasag ka rin induction hub. Itutuyo ko nalaan din ang pagluluto. Ay ang gagawin, nangyari na. Bago nala ang sambutin ang galit ni Mrs. Mamaya. Tutuloy ko lang din pagluluto. Naririnig na eh. Nangyari na eh. Akin na lang ang kukumpletuhin ang mga ingredients. Marami-rami ingredients ito eh. Kaya tayo hingin ng tulong kay Mama. Kay Mama Sitas. Hingi tayo tulong kay Mama Sitas. Palabok. Dahil pag wala nito, napakaraming ingredients na gagamitin. May mga cornstarch ka pa, may mga sweetie ka pa. Napakadami. Ay, nako. Napakahirap din namang isa-isahin eh. Pagkagayon. Napakaliwag. Shot, ating simula na. Pagluluto. Ang ating unahin ni Aring smoke mackerel. Dahil wala akong tinapa flakes. Dapat talaga ang gagamitin ay tinapa flakes. Pero wala akong tinapa flakes. Hindi alternative Aring smoke mackerel. Ang gagawin mo din eh, mumuyag-muyagin mo, kumbaga hihimayin mo, at yung gagawin crispy. Ang aking gagawin para maging crispy, ay i-bake ko. Kung wala naman kayong oven, pwede ninyong iparito na lang hanggang sa lumutong. Hindi, yun lang ang proseso para lumutong eh. Mabilis lang mapalutong yan. Isimulan ko na, mumuyag-muyagin ko na. Hindi, yari nga ano, nahimay ko na. Ay, wala pa na akong gana. May gayo. Yari nga ano, nahimay ko na. Yan, nahimay ko na. Ngayon, akin namang inilipat sa foil. Habang ang ating oven ay naka-preheat. Naka-preheat sa 200 degrees. Hindi ko na ito pinakaramihan at talagang nawala ang gana ko sa pagluluto nung makita kong basag ang aking induction hub. Ganun namang presyo din. Kandangan lang ang napaparne na itka ko yun ay handa ko ng ingredients eh. Itutuloy ko na lang din. Tsaka nag-aantay si Mama. Baka magtampo si Mama. Pag hindi siya nagamit. Kaya tutuloy na natin. Habang tayo ay naghihintay ng ating oven. Medyo matagal pa yun. 10 minuto ang preheat eh. Papakita ko naman sa inyo. Ang aking kailangan isa pa. Kailangan naman natin ng hipon. Ito namang hipong ito. Kunti lang, mga 2, 4, 6, 8 praso lang ang hipon. Naray, may ilalaga ko lang sa 3 cups of water. Hindi pwede susubra. Kukulang sa 3 cups of water. Kailangan talaga, 3 cups of water mo ilalaga ang hipon mo. Hindi porque sinabing 3 cups, ay taas ang gagamitin mo ha. Dapat ay measuring cup. Pag narinig na 3 cups, ay agar ay makahagit ng taas at taas ang gamitin. Hindi itong ganito, itong measuring cup. Yan, may nakasulat naman. 1 cup. Yan, ang gagamitin mo diyan. Tatlo lang yan. Paglalagaan mo. Ng iyong hipon. Tapos, ilalaga mo ng iyong hipon mo. Wala kang ilalagay. Hindi mo lalagyan ng asin. Kahit ano, wala kang ilalagay. Anlaan, gyan lang yan. Papakita ko sa inyo. Huwag ka kalimutang takpan. Ayan. Siguro yung mga 15 minutes, ayos na yun. Sabaw lang naman ang kailangan mo dito eh. Yung pinakalaman ng hipon, gagawin mo lang ang
palamuti mamaya sa ibabaw ng iyong palabok. Yung sabaw, yun yung magiging sauce mo mamaya. Sa tulong ni Mama Sitas, siyempre. Dito nga ano, habang tayo naghahantay ng ating pinapalutong na makarel, nagtadtad na ako ng bawang. Medyo marami-rami ang kailangan natin kasing bawang. So, nagtadtad na ako. Are. Yan. Medyo marami-rami. Dahil, ang maganda kasi sa palabok, maraming bawang. Para mas yummy. Kasama naghihintay tayo ng ating makarel at saka nitong hipon, ako muna magkukuto sa inyo. Ang ginawa ko, inunahan ko na ang asawa ko bago pa makita, re. Ang ginawa ko, itinext ko. Text ko ang asawa ko. Sabi ko, nasira nga ang hub ka ko. Hindi man ito nasira. Sabi ko, nabasag ang hub. Gawa ko. Mabait na talaga ang asawa ko, eh. Sabi lang sa akin, eh. Ay, di hayaan mo na. At na lang ang papalitan ika, ganyan. Pero hindi po natapos ang istorya. Maya-maya ng kaunti, nag-text ni Mrs. Ang sabi, akin daw linisin ang banyo. Linisin ko doon na maiki ang banyo. Dahil lang yun siguro ang aking punishment at dahil nasira ko rin hub. Pakindamin ko ng husay. Ay hindi, ang gagawin kipa, pakindamin ko ng husay. Ano malapit, bumubulak-bulak na ng kaunti ang ating kuha, na rin ating hipon. Yan, bumubulak na. Kumbaga sa Maynila, ang tawag ay kumukulo. Yun. Yan, kaunti pa. Kaunti pang kulo ang ating gagawin. Tapos, ating tatalo pa naman ng hipon kasi hindi natin kailangan ng balat, hindi rin natin kailangan yung ulo. So, itatapo na lang natin pagkatapos. Yung pinakalaman lang ang kailangan natin di yan. Kaya yung sabaw, hindi nyo itatapon yun. At yun ang magiging sauce natin. Doon natin titimpehin yung ating mamasitas. Sabi ko, sarili ko, aba, ay talaga mabait din ang asawa ko. Ay kung sa iba-iba, ay iba ako ko, iba ako itinartar noon. Ngayon, itong ating noodles na ito, ating papakuluan. Sa isang mamasitas na ganito, sa isang ganitong mamasitas, dalawa lang ang perasong palabok noodles. Dalawang ganito lang ang kasya. Hindi pwedeng susubra. Dalawa lang ang kasya. Yun lang ang sapat sa kanya. Pag ito'y kumulo na, ilalagay mo na yon. Yung palabok noodles, ilalagay mo na rito. Yan. Medyo okay-okay na. Silipin ko lang rin aking tinapa. Rin aking makarel. No? Hindi pa. Hindi pa ubra. Ba, ay ayos na pala yun. Kukunin ko na. Problema lang akong patolder. Di nayari na rin ating hipon na no. Papakita ko sa inyo ang ating gagawin. Ang ating gagawin diyan ngayon sa hipong ito ay ihiwalay sa sabaw. Wala na. Ito na lang. Ito ang gagawin mo ngayon sauce. Dito mo titimplahin ngayon si mama. Titimplahin ko na para makakita nyo kung paano tinitimpla si mama dyan. Kaya hindi pwedeng lang pa straight cups eh dahil nang mawala ng lasa. Pag gayaan, ilagay mo na. Haluin mo lang. Yan. Ito na lahat. So, pwede mo munang i-rest. No? Hayaan mo na siya sa tabi. Tabi mo muna sa gilid. At mamaya gagamitin. Ngayon itong hipo naman, ang kailangan mong tanggalin ng balat. Tsaka ng ulo, dahil hindi naman gagamitin yan. Na, natalo pa na ang hipon. Kaunti ang kinalabasan. Hindi pa tuong luto ang noodles. Bah, hindi pa nabulak ang tubig na pululuto ng noodles. Talagang matagal-tagal. So ngayon, ang kailangan natin ay ano? Few hours later. Shout out sa aking mga tropa. Diyan sa San Mariano. Sa mga bandang Ila-Ilayaria ng aming lugar. Si Tolboyet.
Paring UJ, paring Raul, hindi na maisa-isa sa karamihan ng mga kaibigan. Si paring Christopher, kung tawagin namin ni Piolo, napakaganda rin naman lalaki talaga, kaya Piolo ang tawag namin eh. Mga kasing pantay ko ng kagwapuhan, kaya tinawag na Piolo. Nahirinig niyo, ako yung naghuhog ng chicharon. Gagamitin natin itong toppings mamaya. Ilipat ko lang ang ating gawan. Sabaw. Dahil nang ako nga pali, kailangan maglaga ng itlog. Shout out sa aking ina. Sa aking ina yung BT. Shout out. Tsaka sa aking asawang napakaganda at napakabait na nasa trabaho ngayon. Napakabait at hindi ako pinagalitan kahit nasira ko rin induction hub. Shout out sa iyo, mahal na mahal kita. Ako sana yung maglalaga ng tatlong itlog. Dadalawa na pala ang itlog ko. Dalawa na lang. Ayun naman. Magagayat tayo ng dahon ng sibuyas. Ito yung sangkap din. Pampalasa rin. Nakakulo na pala ang ating tubig. Ano? Ayan. Nakakulo na ang tubig. Pwede mo na ilagay ang palabok. Kaya sabi ko kayo na, dalawang paraso lang ng noodles. O susubra. So medyo matagal, mga 15 minutes, 20 minutes, bago lumambot. Ito na nga, naluto ko na yung mga ingredients na gagamitin natin. So, magigisa na tayo. Pero bago tayo mag-isa, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung mga ingredients natin gagamitin. No? Ayan. Isimulan ko sa sauce na ginamit ko. Itong sauce na ito, siya yung pinaglagaan ng hipon na kinaluwang kulaang ng mamasitas. Siya ang magiging main ingredients natin. Yan, yung sauce na yan. Yan ang magpapalasa ng ating palabok. 3 cups of water lang yan. Hindi pwedeng susubra, hindi pwedeng kukulang. Tapos, itlog. Tsaka hipon. Yung itlog, inilabon ko lang. Kumbaga, inilaga ko lang yan. Pwede siya sa Tagalog ko, at ako yung nahihirap kong mag-Tagalog. Tapos, aring crispy mackerel, yan, at saka itong noodles natin. Tapos, medyo marami-raming bawang ginawa ko, yan. Medyo marami-raming bawang kasi masarap ang medyo maraming bawang. At saka itong dahon ng sibuyas. Yan. Gagamitin natin yan. Yun lang ang mga ingredients. Tsaka pala itong dinurog na chicharon. Gagawin natin toppings mamaya. Ang mga sukat na ingredients mamaya, ipapakita ko sa huli ng video. Tayo magigisa na. Bago tayo magisa, syempre, kailangan natin magpainit ng ating kawali. Buksan uli ang ating sirang induction hub. Kailangan palang makita nun yung ginagawa ko. Baka ako yung magtampo. Ayos. Yan. Magpapainit lang tayo. Pwede na. Maglalagay tayo ng mantika. Konti lang. Masama rin pagka sobrang dami. Kakaumay. Medyo hinaan natin ng apoy. Dahil nang baka masunog ang bawang. Ngayon, pwede mo na ilagay ang bawang mo. Yung kalahati ng tinapa, isasama mo. Kalahati laang, huwag mong lalatin. Dalang kalahati, ipapalamuti mo mamaya. Ilalagay mo na itong sauce ngayon. Pag nailagay mo na yung sauce mo, hahaluin mo lang ng haluin. Hanggang sa ma-reach mo yung gusto mong lapot. Habang hinihintay mong ganyan, lagyan mo ng konting paminta.
para mas masarap, no? Yan. Dadyan mo ng konti paminta. Ayos na yan. Habang tayo naghihintay, ililipat ko lang yung noodles doon. Oval na yan. Mas mukhang nakakatakam eh. Kaya dyan ilalagay. Yan. Ayos na. Tapos na ang ating palabok at eto siya.